Sa aking mga kapatid na tiga Ilocos Sur, Ilocos Norte, and Cagayan, magandang hapon sa inyong lahat. Naimbag na aldaw. Unahin ko muna yung aking mga pasalamat. May message of gratitude. Unang-una kay Governor Ryan, kay Governor Chavit, sa ating mga board members, sa ating vice governor, sa ating mga mayors, mga barangay captains, at sa ating mga kapitbahay na tiga Cagayan at tiga Ilocos Norte, sa ating mga kagawad at mga purok leaders. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa hugpong ng pagbabago ngayong hapon. Thank you sa welcome na pinakita ninyo sa amin. Gusto ko lang explain konti kung bakit kami merong hugpong ng pagbabago kahit hindi kami national party. Doon kasi sa Davao, alaman namin na meron kayong solid north na tinatawag dito sa Luzon. At doon sa amin, kapag isa-isahin mo yung mga probinsya at yung syudad ng Davao, mga kapitbahay ko, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley, walang makikinig sa amin kapag kami hindi nagsalita sa isang boses. If we do not speak in one voice, walang makikinig sa amin. Kasi kung nakita ninyo kanina, doon sa video, meron lang 300,000, 700,000 ang pinakamalaking population doon sa region namin is ako. Meron akong 1.6 million na population. So, napag-usapan namin ng mga governors na kailangan maghugpong, mag-aggregate, maggrupo kami, and we should speak in one voice so that ang mga national government agencies, ang mga national elected na officials ay makinig sa amin kung ano yung mga pangangailangan namin. Especially that sa Luzon, Visayas at Mindanao, Mindanao lagi yung nahuhuli sa mga national government projects. And of course, doon sa amin, sa Davao Region, merong ano bang tawag niyan? Mas paglipat ng mga kapitbahay namin, yung mga issues namin ay pare-pareho, pero usually lahat ng mga tao na galing sa kapitbahay namin napupunta ng Davao City. Yung mga problema ko po sa mga nakatira sa ilalim ng tulay, yung mga problema po namin na nakatira sa tabi ng dagat, kapag nasa interviews namin, lumalabas na galing sila sa ibang probinsya sa Davao Region. And usually, sinasagot nila, pag tinatanong namin, bakit kayo nandito? Dahil sa kahirapan. So sinasabi ko doon sa mga governors, kailangan i-spread out na natin ang development. Kasi kawawa naman kami doon sa Davao City, nandoon lahat, nakasentro ang development at nandoon lahat ang mga tao dahil nandoon nga ang pera. Nandoon ang magandang ekonomiya, nandoon ang mga negosyo. So kailangan ilabas na natin yung development sa Davao City para hindi mahirapan, masaturate yung syudad ng Davao City. So yun po yung rason kung bakit na-establish namin, naitayo namin ang hugpong ng pagbabago. So ngayon, pangalawang mensahe ko is a message of request. Meron kaming request sa inyo. Kaya po kami nandito dahil gusto namin makipag-alyansa sa inyo dito sa Ilocos Sur, sa Ilocos Norte at sa Cagayan
para magkaroon po tayo ng isang lineup ng mga senators. Kasama ko po dito ngayon, ginawan ko na ng memory mnemonics para hindi kayo mahirapan mag-remember kung sino-sino sila. So unahin po natin, tayong lahat, public officials, kailangan po natin ng spokesperson. So ito po ang pinaka-masipag na spokesperson ni President Duterte na kahit hindi na niya alam kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ng boss niya, ginagawan pa rin niya ng paraan na i-explain at ipaintindi sa mga tao kung ano yung pronouncement ng presidente. So ngayon, gusto niya niyang tumakbo pong senator. Tulungan po natin siya, si Secretary Harry Roque. Ang pangalawang candidate po is Muslim Filipino. Doon po sa amin, sa Davao City, hirap po kami magpapanalo ng isang Muslim Filipino, especially sa aming konseho. Lagi kaming nagpapatakbo ng mga candidates na Muslim Filipinos, but unfortunately, hindi nananalo ang mga kandidato naming Muslim. So ang ginagawa namin, pinakikiusapan namin ang mga liga ng barangay at liga ng sangguniang kabataan na kung pwede, pumili sila ng Federation President na Muslim Filipino para magkaroon ng representation ang sektor nila doon sa aming konseho. So kailangan natin ng more of them in our Senate because it is difficult pag Kristiyano ang nagsasalita about sa issue ng mga Muslim communities natin. So the best person to speak about the challenges of being a Muslim and to talk about the issues pertaining to the Muslim areas of our country is a Muslim Filipino. So ngayon, Congressman, sa susunod na taon, Senador, si Congressman Sajid Mangundadatu. Ang susunod ay tatlong babae. Una, ko siyang nakilala doon na sa celebration ng araw ng Davao Oriental. Nandoon ako dahil pinadala ako ng Office of the President para mag-represent kay President Duterte at narinig ko siyang nagsalita as guest speaker nila doon na sa Province Day ng Davao Oriental. And nakita ko sa dami-dami ng nagawa niya, totoo yung kanilang sinasabi na sa sipag at tiyaga ay nagagawa ni Senator Cynthia Villar ang kanyang mga gustong gawin para sa ating bansa. Ang susunod na babae naman ay dating congressman, dating senador, ngayon congressman, gustong bumalik, senator, nakilala ko siya noong ako'y mayor sa Davao City. Tinulungan niya ako sa mga reproductive health programs ko nung ako'y mayor sa Davao City. Binigyan niya kami ng isang health center para sa isang barangay namin doon to bring down our reproductive health programs to the grassroots. Kasi kung hindi po ninyo alam, ako ay a very staunch advocate of family planning po sa amin doon sa siyudad ng Davao. And she has been very active sa mga programa ng health at sports and everything na sa tingin niya makakatulong sa mga pamilya natin doon sa ating communities. Si Senator Pia Cayetano. Ang susunod po ay madaling maalala, dalawa sila, tiga Davao City. Ngayon na Special Assistant to the President, nakita ko po siya na nagtrabaho para sa aking ama. He has been faithfully serving my father and he learned a lot of things as a assistant ng aking ama doon sa Davao City. And he is very diligent
sa trabaho niya. And yung trabaho na yon, yung ganun na ugali sa trabaho na yon, gusto niya dalhin on a national level. Kaya tatakbo siyang senator, si Special Assistant to the President Bongo. Ang susunod, sabi ko pala tatlong babae, dalawa lang pala yung na-mention ko. Ang pangatlong babae, sinabi ko sa kanya kanina, kasi magkasama kami galing sa Manila, sabi ko sa kanya, kailangan mo pa ba mangampanya doon na sa Ilocos? And sabi niya, kailangan daw niya magpasalamat at magpakita sa mga tiga Ilocos Sur. Of course, kilala na ninyo siya. Madami nang nagawa para sa North ang kanilang pamilya, si Governor Aimee Marcos. Ang susunod, sabi ko, dalawang tiga Davao. So, ang isa ay, ready ka na ba? Kasi ito yung pinaka... Nung ako po ay mayor noong 2010 to 2013, mayor ako ng Davao City, na kailangan ko maghanap ng city director ng Davao City Police Office. Nahirapan ako dahil marami namang ninonominate, marami namang nilalapit sa akin ng mga pangalan, pero nahirapan ako pumili sa kanila. And then isang araw, galing akong Manila, dumaan ako sa airport ng Davao City. Kung kayo'y nakabisita po sa airport ng Davao City, doon sa pababa ng escalator, meron pong billboard doon. Isang beses, nung nadaan ako doon, nakita ko yung malaki niyang mukha, kalbo. Sabi niya doon sa billboard niya, "Congratulations to myself because I won as the best provincial police office in from Davao del Sur." Sabi ko, best police office ng Davao del Sur. So nung umuwi ako, sinabihan ko yung classmate niya, kaibigan ko, sinabi ko, tawagan mo nga yung kalbo na yan. Tawagan mo. So tinanong ko siya, sabi ko, yung ba sinasabi mong best provincial police office mo doon sa Davao del Sur, pwede mo ba yung dalhin dito sa Davao City Police Office? Sabi niya, kaya ko yan, walang problema yan. So pumasok siya as my city director during my term as mayor in 2010 to 2013. At meron lang akong, bago ninyo siya iboto, meron lang akong kwento about sa kung gaano siya ka seryoso at namemersonal sa trabaho niya. Isang beses, meron kaming, nung 2012, meron kaming suicide bomber na na-locate na nasa loob ng Davao City. Isang hotel sa Davao City. Hindi siya Pilipino, Malaysian yung suicide bomber at kasi buntis ako that time, so minomonitor ko lang kung ano yung ginagawa niya nila ng aming mga kapulisan. At nabalitaan ko na nandoon siya. So ganito ang nangyari. Nung nakita niya yung suicide bomber, nandyan, hakap niya. Sabi ng suicide bomber, ganyan. Ano bang tawag niyan? Grappling. Sabi nung suicide bomber, I have a bomb. Sabi niya, dagan, takbo. So nauna pa siya, tumakbo sa lahat ng pulis doon. Sabi ko, wala na. Patay na.
yung city director ko ang naunang tumakbo palabas doon sa hotel, papalayo. Iniwanan niya lahat doon sa loob. Hindi niya ma-deny. Okay. Totoo itong sinabi ko sa inyo. Hindi niya ma-deny kasi may CCTV doon sa lobby ng hotel. But buti na lang, dahil din sa kanyang management at supervision sa mga SWAT ng police office ay na-neutralize nila yung suicide bomber na hinabol din siya actually. Nung tumakbo siya, tumakbo din papalabas yung suicide bomber. Nagtakbuhan silang lahat. So ngayon, siya ay tatakbong senator. Diba? Okay, ah, okay. Siya ay tatakbo papasok sa Senado si Bato de la Rosa. Ang susunod ay dalawang magkapatid, magkaaway. Kaya ang isa wala dito, ang isa lang ang nandito. Pag nandoon, pag nandito yung isa naman ang wala. Pero tulungan po natin silang dalawa dahil on their own, individually, malaki naman ang na-contribute nila sa ating bansa. Ang nandito po ngayon ay si Senator J.V. Ejercito. At ang wala dito ngayon ay si Senator Jinggoy Estrada. Yes, correct. So yon, kailangan natin ng isang spokesperson, ng isang Muslim Filipino, tatlong babae, dalawang tiga Davao, at dalawang magkapatid. Yun po ang request namin sa inyo na line up po ng ating mga senators para sa 2019 elections. Ako po, kung napansin niyo po kanina, nagtatawanan kami ni Governor Amy Marcos dahil naisip ko lang at na-realize ko na sa linya namin doon, ako lang ang hindi kandidato. So tinanong ko na ang sarili ko, bakit ako nandito na hindi naman ako tatakbo ng senador? Ang iiwan ko lang sa inyo, as mayor of Davao City, inaanyayahan ko kayong lahat. There is an open invitation to everyone to visit Davao City. As mayor, gusto ko po sana na makatulong kami sa ibang local government units. Davao City is not perfect. Kami po ay isang experiment laboratory. Madaming mga palpak na projects, pero meron din kaming mga best practices. Yung mga barangay captains po namin sa Davao ay para rin pong municipal mayors kung mag-isip. Kapag ako nagsasabi, magbubukas ako ng City Child Minding Center as a way of helping our solo parents and our working mothers, sigurado yan, sa susunod na buwan, merong barangay captain na aakyat doon sa aking opisina at hihingi ng tulong dahil gusto din nilang magbukas ng barangay child minding center doon mismo sa sentro ng kanilang barangay. So ganun na po yung level ng awareness sa public service and governance ng aming mga barangay captain. So gusto ko lang na baka meron kayong makita na mga projects na sa tingin ninyo makakatulong doon sa inyong mga communities. Do not hesitate to let us know because what I want is to help as much as possible other LGUs through the best practices of Davao City. So yan po ang third and final message ko. Ang una is a message of gratitude. Pasalamat sa inyong lahat, especially
Pasalamat sa inyong tulong sa kampanya at suporta sa kampanya ni President Duterte noong 2016. Marami po sa inyo ang gumastos ng sariling pera, nagpagawa ng sticker, nagpagawa ng t-shirt, sumulat sa sako, nagpagawa ng tarpaulin para tumulong sa kanyang kampanya. Ang aming pamilya, merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa opportunity. This very rare opportunity na binigay ninyo sa kanya na maging presidente ng ating bansa. At ang pasalamat namin sa patuloy ninyo na suporta sa kanyang administration. At ulit, ang aking pasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito ngayong hapon. Thank you very much. Ang susunod po ay ang ating Oath of Alliance between Bileg Party at Hugpong ng Pagbabago. May I request everyone to please stand and raise your right hand. And repeat after me. Bileg Party, Hugpong ng Pagbabago, Oath of Alliance. I, your name. A member of Bileg Party. Do hereby solemnly swear upon my honor to uphold at all times the principles and objectives of the alliance forged between Bileg Party and Hugpong ng Pagbabago without fear, favor, or mental reservation. I shall strengthen the cooperation of Bileg and HNP. As we commit to establish a meaningful unity as partners for positive change in our country. So help me God. Congratulations. Muli po, palakpakan po natin Honorable Mayor Sara Duterte. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ama ng probinsya ng Ilocos Sur. Siya rin po ang presidente ng League of Provinces of the Philippines at ang presidente ng inyong Bileg Party, mga kaibigan, Honorable Governor Ryan Luis V. Singson. Thank you, Mike. Marami na po, kablawan tayo. Iti mesa nga kalayangan nga mayor ni Apo Mayor Sara Duterte. Secretary Harry Roque, iti may kadwa nga inatayo apo ni Apo Senator Cynthia Villar. Tigayam tayo, Senator JV Ejercito, Congresswoman Pia Cayetano, Congressman Mangudadatu, Director General Bato de la Rosa, tigayam tayo apo ni Apo Governor Tyrone Uy. Mesamit nga gayam tayo apo nga kanayon nga tumultulong kanya tayo ni Apo Congressman Lord Velasco kani Ma'am Wen Velasco. Vice Mayor Joy Belmonte, ni Kuya Bongo. Si Kuya Bongo ang ating linya kay Presidente Duterte. Kung may kailangan po tayo, si Kuya Bongo ang tinatakbuhan natin at sinasabi po natin yung mga problema na pinapabot natin kay President Duterte. Mayors,
vice mayors, councilors, barangay captains, Congressman Eric Singson, Congressman D.B. Sebeliano, Congressman Ronald Singson, Vice Governor Jerry, board members, Ken, katakayamin na po na inspirasyon ko mag-serve na imbag na oras. This day couldn't be more special, and I must say, marks a political history as we, the Bileg Party, forge alliance with Hugpong ng Pagbabago Political Party, headed by Mayor Sara Duterte. We, the members of the Bileg Party, believe in the administration of President Rodrigo Duterte. Known for his strong political will, dedication, integrity, and honesty, who wanted nothing but a peaceful, orderly, developed, and corrupt-free Philippines. We share these dreams for our beloved country, and it is for this reason that we have pledged our support to him from the very start and continue to be one of his allies here in the Ilocos region up to this very day. Hugpong ng Pagbabago, as the name itself suggests, aspires of instilling change. We have been plagued by various societal evils for so long now that we need to effect the change we so long for dreamed of. Bileg means strength and power. Thus, this alliance couldn't be more symbolic for us because change requires strength and willpower. With the political union of Bileg and HNP today, we pledge our commitment to do our best in uplifting the idealisms of our parties. More importantly, we commit to support and endorse with all our best and available resources and the parties line up for the forthcoming May 2019 elections. With Bileg and HNP Alliance, we are one and we are stronger. Meron pong request si Mayor Sara kanina na suportahan po natin ang lineup ng HNP. Sure Ilocos Sur? Sure Bileg? Sure Hugpong ng Pagbabago? Diyos unay, tignina, katakayamin na po.